Marketing bullet na to sa aking anak, pero sana mabasa niya. Pero hindi niya na ito mababasa kasi naalala ko nun, parang sa paggawa ko ng kwento o pag-share ko sa kanya ng mga yung mga mabuting ginagawa ko, yung mga pag-iingit sa gamit, pagsusulat ko, pag-iipon ko ng gamit, parang walang say-say sa kanya. So, mag-iiting na bata, ito yung sinulat ko. Masimula ng aking kamusmusan, ito yung para sa akin. Nakita ang ganda ng daigdig na ginagalawan sa patnubay ng aking magulang, naging mabuti at mataong mamamayan. Nang ako'y turuan at makapag-aral, tanging gabay ko, libro ng aking paaralan. Ang pagbabasa ng aklat tungo sa katalinuhan upang maging mabuti, magiting na bata, paaralan at sa tahanan. Sa paglakad ng panahon na aking tatahakin, sa puong may kapal na aking dadakilain, ang hirap at pagod ito'y di gaanong hadlang, doon ay aking nakamit karangalan ng aking pamayanan. Ngayon ako'y may sapat na gulang, ang ama't inay ko'y laging nandyan, pinalalakas ang aking kalooban, ako'y kanilang kinagigiliwan. Sa araw na pinakahihintay na tagumpay, meron pala akong inaasahan. Ang magiting na bata noon ay kahanga-hanga sa sikap, determinasyon, plano ito'y nagmula. Ito yung ginawa kong, ginawa ko itong kwento kasi sa totoong buhay lang, hindi naman talaga maganda yung family namin, magulo kaming pamilya, pero sinulit ko to, inaalay ko to dun sa pamilyang nung kusani ako'y naghahanap buhay, nagtitinda ng fishball, kinalinga ako, inalagaan, katabi ko yung tatay-tatayan ko, hihirap na dinamsin ko na nag-aaral ako, naghahanap ako ng magulang na magtuturo sa akin, bumasa, sumulat, pero sa totoong buhay, nanay ko pala inom, pala barkada, wala akong baong pagpasok sa school, minsan meron, pero kinuha ko ng lola ko para ko'y mapag-aral, sinikap akong patapusin. Siyempre, yung pagiging isang nakikitira, yung nagsikap akong ang mga gawain ko, mga obligasyon ko sa loob ng tahanan, tag-iigid ng tubig, nauutusan, then sinikap ko mag-aral kahit mahina yung aking dahil muna, ang dami ko obligasyon sa bahay, tapos meron din ang obligasyon para yung ma-experience ko yung pagiging bata ko, then siyempre yung pag-aaral ko, tapos ang dami, siyempre mga dahil ng kabataan, yung mga pagsagot-sagot sa mga nakakatanda sa akin, yung minsan hindi ako gumagawa din sa gawain bahay, marami din akong mga part ng buhay ko yun nung kabataan ko, then nung nakatapos na ako high school, kasi ayokong, sabi ko, pagpatatapusin ako ng tita ko, stop na lang siya, hindi ko na siya, hanggang doon na lang, kasi gusto kong may sarili akong diskarte o na ako na lang yung then siyempre, yun, nagsikap ako hanggang mag-aral ako sa learning center, sa manpower, kung anong pang ginawa kong pagsisikap para makatapos. So, itong kwentong to, siyempre, naging gabay ko din yung mga positive na tao na naging bahagi ng buhay ko na nakatulong sa akin yung paipag-usap sa mga matatalino, sa mga, hindi naman ako ganun kagaling sa computer. Then, siyempre, nanonood din ako sa mga ginagawa nila. Tapos, minsan nga yung magaling na technician, hindi tinuturo sa akin yung hindi siya madama siya sa kaalaman. Kaya ang ginagawa ko, nanonood lang ako sa ginagawa niya and mabilis naman ako natuto. Isang blessing yung nagbigay sa akin ng nasa itaas na bigyan ako ng ganung kaalaman. Then, talagang sinigaw po pa yun na hanggang sa nag-freelancer, palakad-lakad sa kalye. Itong kwentong to, para bang malaki ang utang na loob ko sa mga school, sa teacher, sa magulang ko na rin, especially sa naging kasama ko sa buhay ko na nakasalamuha ko mga technician din. So, siyempre, higit sa lahat, yun, talagang sinigap ko talagang makapag-aral at makapagtapos. Nandun yung gutom na gutom ako, wala akong makain, tiis, minsan nangingi ng baon sa
sa kaklase nangungutang hanggang sa diskarte lang hanggang makatapos. So, yun lang yung kwento. Ako ang gumawa ng kwentong to. Then, ano lang, matagal na rin itong sinulat ko. Hindi ko na, dapat nilalang ko siya ng taon kung gano'n ko siya sinulat, anong oras. So, yun lang, and share stories lang.